Hapon po, Secretary Duque, lumabas na po kayo. Dati niyo po akong empleyado. Dati akong nagtatrabaho sa Department of Health. Nagtrabaho po sa Research Institute for Tropical Medicine. Isang beses, pinilitan niyo ako ng turok ng HEPA niyo. HEPA vaccine. Dalawang linggo ako nagkasakit. Buong buhay ko, wala akong allergy. Pagkatapos noon, kahit matabuhan lang ako ng dumi, lagi na ako nag-allergy. Binawas niyo pa sa sahod ko. Nakakahiya. Tinuturo niyo na dapat mag-isip ng maayos. Hindi niyo binabasa yung mga ingredients sa amin. Kami pong mga nandito, hindi kami aalis hanggat di kayo lumalabas dyan. Kami pong mga nandito, handa na po kaming mamatay. Pag po ang mga bata na ang ginagalaw nyo, hindi kami papayag. Nakitilin nyo po sila. Marami po kaming eksperto, isa po akong biologist. Galing sa University of the Philippines, Los Baños, Center of Excellence for Biology. Kaya huwag nyo sasabihin na wala mga eksperto nagsasalita dito. Galing din po sa loob nyo. Galing din ako sa kagawaran ng kalusugan. Kalusugan ba yan? Hindi nyo nga kami kinakausap ngayon eh. Ang dami-daming gamot sa Pilipinas, natural na gamot, hindi nyo ibigay. Hindi kami titigil dito, araw-arawin namin to. Grabe, di na Department of Health yan eh. Department of Health! Department of Health! Department of Health! Ginagawa niyong hell ang buong Pilipinas. Ang sunlight, ang araw, napaka-healthy niyan. Anong ginawa niyo sa amin? Ina-isolate niyo. Kinukulong niyo. Ina-lockdown niyo. Sabi, social distancing. Wala nang mga bata ngayon nagtataya-tayaan. Wala na nagtatago-taguan. Wala na mga piyesta. Kulturang Pinoy yan, pinapatay niyo. Yung face mask nyo, crimes against humanity yan. Pagpilit nyo sa face mask na yan, crimes against humanity yan. Parang isang sasakyan na yung tambucho, tinakpan. Sarili naming mga carbon dioxide, paulit-ulit naming hinihinga. Yung mga bakterya na 8 hours, suot-suot mo, tumutubo na. Kaya napapuno ka. Kaya maraming na ospital, pagdating ng sa mismong ospital, naghahanap ng oxygen. Pucha, libre yung